Hello everyone. Today, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ako gumawa ng chicken garlic with some ingredients na aking gagamitin ay oyster sauce and fish sauce and some sugar. So itong chicken legs na to, minarinate kong ginawa ko to kagabi at ngayon ko po lulutuin. So nag-slice lang ako ng garlic at yan, minarinate ko sa garlic 24 hours. So pagkatapos niyan, ipipry lang po natin ng konti. Then pagkatapos, gagawa po tayo ng sauce. I-add natin, pagka-fry natin ng chicken, mag-a-add po tayo ng, i-add po natin tong sauce. So itong fish sauce ay mag-add lang tayo ng mga siguro, dahil sa depende po sa chicken. So mga we'll see kung gaano karami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 big spoon po ang gamit ko, and also oyster sauce. Ubusin mo muna natin tong natitirang oyster sauce. So bali mga 1.5 kilos itong chicken legs na ginawa ko. So 1, 2. Pagsasalu-saluin lang natin yan. Six, seven, eight. So papares lang din po natin kung ilan yung patis o fish sauce, ganda din po ang oyster sauce. So mga 10 big spoon ang ginamit natin. And then sugar. Sugar, big spoon pa rin ang gamit natin. One, 2, 3, 4,
So, mga, tama na po yung mga 5 big spoon po ang ginawa ko. And then, after that, dadagdagan na lang po natin ng, dalagyan po natin ng tubig. Mga 1 cup of water. Ginamit ko na to para matira-tira. Then, hahaluin lang po natin hanggang sa madissolve po yung sugar. Hindi po ako chef, pero for sure, magugustuhan ninyo itong luto dahil maraming nagsabi na nag-request na gusto nila masarap po yung timpla, masarap po yung luto. Kaiba-iba. So, why don't you try it? Para malaman nyo po na talagang masarap. So, tutunawin lang po natin sugar para po mix po sila. Pwede nyo rin gawin to sa pork. Sa pork ribs. Pwede nyo rin gamitin to. So, yan. So, pagka natapos nyo na, so, dito naman po tayo sa ating kawali na paglulutuan. So lilipat lang po natin ang camera. So, medyo shy po ang ating kusinero. So, ihihit lang po natin ang pot. And ang gamit ko po ay olive oil para hindi tayo masyadong ma-cholesterol. So, painitin lang natin ang ating pot. Subusin natin ng konti yung camera para po makita ninyo. So, pagka may init na yung kaldero natin, lalagyan na yung olive oil. Tapos nyan, igigisa lang po natin yung minarinate natin na chicken. Ano lang to, garlic lang sa, minarinate ko lang sa garlic para lasang-lasa yung garlic. Itong ating kaldero. Okay na yan. Mainit na. So, dalagyan na natin yung chicken. Pagka konting-konting brown na yung chicken natin, iaho natin siya. Lutuin lang po natin mga
half cook. Then pagka na half cook na lahat, then isasama-sama ulit natin, lalagay po natin ulit lahat. Nag-brown-brown lang siya ng konti. Ang chicken, madali lang maluto ang chicken eh. So, pumuti lang yung karne ng chicken, okay na yan. Dahil babalik ulit natin siya. Lulutuin lang natin lahat para sabay-sabay silang maluluto. Pati yung garlic, nagigisa na rin. Pagka natapos na, lalagyan po natin ng konting, lagyan po natin ng ano siya, lagyan po natin siya ng butter. Pagka luto na siya, lalagyan natin ng butter para mas malasa siya. Haluin lang natin para pantay yung luto niya. Para hindi masyadong maprito. Hot cook lang, hot cook. Okay na yan. Natin yung iba. So mga tatlong lutuan to. Kita niya sa dami ng garlic, lasang-lasa ang garlic niyan. Masarap kapag maraming garlic, napagbigay ng aroma. That's why I called chicken garlic with some special ingredients. Haluin lang natin para pantay po yung pagkaluto. Although hindi pa siya luto lahat, i-half cook lang natin para pumuti lang yung karne. Hopefully magustuhan ninyo at sana po mag-subscribe po kayo. Dahil itong aking ginagawa ay para po sa ating mga kababayan. Kung ano mang kikitain natin dito ay aking sishare sa ating mga kababayan ng mga taga Pilipinas. Hopefully ma-monetize na po tayo
at para kahit papaano makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Kaya kahit anong gawin, kahit anong luto, okay lang, basta may ma-vlog tayo. Meron pong mga konti. Kamuti lang mga karne lahat. Para pantay siya pag kaniluto natin. Para pag nilagay natin yung sauce, okay na. Ayan. Talong-talong pa. Okay, last top up. Ilalahat na po natin. Ayan. At tamang-tama lang yung ating olive oil. Yung pagka naluto na ng half cook, so pwede na natin ilagay yung ating sauce. Kasi pagka sobrang luto ng chicken, baka hindi na dumikit yung lasa ng sauce natin. So dapat half cook lang, para meron pang time na lutuin pang chicken para pumasok yung ating sauce. Yan, kita nyo yung garlic, dami, yummy, yummy. Although pagka hopefully pagka nilagay ko lahat ng chicken ay magkasya. Walang edit to, pasensya na, at ang aking mga lutuan ay hindi maganda dahil hindi po tayo chef. I just want to show you kung paano po ako magluto ng garlic. Sana po ay kayo na lang po gumaya o magpaganda ng video para i-share nyo rin po yung aking shinare sa inyo. Dapat halu-haluin natin dahil yung garlic parang hindi ganong masunog yung garlic. Hopefully, I think okay na po yan. Puti na yung karne niya. So, sasama lang po natin lahat. Babalik po natin ulit ang ating chicken.
Ayan. Ayan. So, yun naman po natin gaano hahaluin. Baka madurog yung chicken pag tayo na. So, i-add na lang po natin yung sauce na ginawa natin kanina. At mababad lang natin siya. Then tatakpan po natin. And then that's it. Papakita ko na lang po yung finished product natin. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood. At hopefully ay nagkaroon po kayo ng konting idea. Pagandahin nyo na lang po ang presentation. At for sure naman eh, kahit hindi maganda po yung aking papakita sa inyo, for sure masarap po ang kanilang kakainin. So, maraming maraming po salamat and enjoy and don't forget to subscribe and support po sa aking channel. Maraming maraming po salamat. Bye!